Hi guys. Hi guys, welcome back to my channel. Ayan. Ito na ako ngayon today. Wait guys. Kasi medyo ilang days na rin akong galing sa sakit. And hindi ako nakaligo. 10 araw na. Grabe no. Ayan, so ngayon, dahil pinapahirapan tayo na itong sakit na to, siya naman yung pahirapan natin. Oh, ayan, hindi pwedeng mananalo siya. O, diba? Kaya gagawin ko today is maliligo na ako para naman magka-energy. Ayan. Tara, ligo tayo guys. Ayan guys, nakaligo na tayo kanina and fresh na yung pakiramdam ko for lagpas 10 days na wala akong ligo. Kasi nga, di ba, nagkasakit ako and eto ngayon, fresh na, mabango na yung buhok ko and now is nag-aahit ako ng kilay. See? Pahak na yung kilay ko, pahak. Masakit pa kasi pag inano ko siya, tawag dito, yung ibot ba, yung puller. Kaya ahit na lang muna. Mamaya pag-usapan natin yung ano, yung nangyari sa akin, yung naging sakit ko, at kung ano ba talaga yun? Kung nagka-COVID ba talaga ako or what? Sa ngayon, mag-aahit muna tayo ng kilay. So, bakit siya mag-aahit? Ano ba? Mag-aahit? Mamaya ako na lang 'to ayusin.
At least, di ba, nabawasan naman ng kalat. Grabe talaga kakalat ng ano ko. Kilay. Ang pangit talaga ng kilay ko. Ayan na. Medyo, kahit papaano, nabawasan na yung makalat ng konti. Konti nga lang. Hindi ko na siya ma-perfect kasi masakit na yung mata ko. Ah, di ba? Lagyan ko na lang yan ng ang tawag dito? Eyebrow. Oh, di ba? Yan. Hello guys! Welcome back to my channel! Hello! Hello! Hello guys! Welcome back to my channel! Ayan! Ayan! Eto na! Eto na! So, diba? Nagkasakit ako and ngayon lang bumalik yung sigla ko and nakaligo na rin ako! Diba? Mabango na ako guys! Diba? Kita yung kaluluwa ko. Diba? Ayan. And pag-usapan natin yung ano guys, pag-usapan natin yung sakit ko. O, diba? Kasi nga, ano, dito lang ako sa bahay, nagpapagaling. And hindi ko alam kung ano yung sakit ko. Hindi ko alam kung nagka-COVID ba ako or hindi. Kasi hindi ako nagpa-swab test. So, grateful na lang ako kasi kahit dito ako nagpapagaling sa bahay, nag-home treatment lang ako is gumaling na ako sa awa ng Diyos. And sa totoo nga lang, kaming lahat dito sa bahay nagkasakit. Buti na lang yung mga bata is mabilis lang gumaling. And ako yung napuruhan talaga. Ano ba, nag-start yung sakit ko Tuesday last week. And today lang, ngayon is Friday. So, lagpas siya isang linggo. And in fact, ngayon is medyo may kunti pang pait sa taste buds ko. And hindi pa ganun ganado kumain. Pero pinipilit ko pa rin yung sarili ko para makakain. Hindi ako nagaganahan kumain. And buti na lang din at gumaling ako kahit nag-home treatment lang. And siguro kung nagpa-check up ako, siguro i-isolate ako. And buti na lang hindi nawala yung panlasa at pang-amoy ko. And yung iba may ubo ako, may yung runny nose na hindi ko alam na yung sipon ko tsaka ubo hanggang ngayon hindi siya nahinog. Yung ano lang talaga, yung clear lang. And grabing pagod ko rin. Ngayon nga is, hindi pa ako ganun ka lakas. May times pa na nahihilo pa rin ako. May paminsan-minsan na ubo. And yun na lang. Konting-konti na lang. Kaya wala na akong dapat ipag-alala. And wala na rin kayong dapat ipag-alala sa akin. Lalo na sa mga friends ko na nag-worry talaga. Nag-send ng mga private message sa Facebook ko. Okay lang ako. And ang ginawa ko talaga is prayers lang. And yung mga herbal na iniinom ko. And kaya siguro nagkasakit ako is ganun na lang yung pagka ano sa akin ng sakit ay dahil prior nung nagkasakit ako is ilang nights din akong walang maayos na tulog kasi nga sa kaka-edit ng mga videos ko para sa YouTube ko. Kaya siguro ganun na lang yung nasa pool talaga ako sa sakit. Ako yung pinakamatagal gumaling dito. Pero sa awa naman ng Diyos, gumaling din ako. Kala ko, ano na, kasi mahirap pag lumala yun, tapos i-isolate ako, paano na yung mga anak ko, ang hirap na yun, pag ganun. Kaya, yun. Kailangan talaga sa panahon ngayon is healthy tayo. Huwag tayong umabuso sa katawan. Kailangan talaga sa panahon ngayon para makaiwas sa mga sakit is dapat
malakas yung katawan natin, kumakain tayo ng mga healthy foods. Dapat talaga fit and healthy. Healthy tayo. Yung mga masustansyang pagkain, mga vitamins, dapat mag-exercise, and maraming tubig, inom ng maraming tubig, and most importantly is kailangan talaga maayos na tulog, maayos na pahinga. Kasi pag napuruhan ka, grabe, sobrang hirap. Ang hirap talaga magkasakit sa panahon ngayon, guys. Eh, buti na lang ako at sa awa ng Diyos, eto, okay na, maayos na ako at nakakasmile na ulit. Hindi na mabigat lahat yung katawan ko. Kailangan talaga healthy and fit this time, especially ngayong panahon ng pandemic. Grabing hirap talaga magkasakit, guys. Kaya kayo, mag-iingat kayo, and kung wala man lang tayong importanteng lalakarin sa labas, mabuti magstay na lang sa bahay. Oh, para makaiwas sa mga sakit, 'di ba? Mas safe talaga pag manatili na lang sa bahay. And of course, gawin yung mga bagay na kumbaga nakakatulong sa atin para maging malusog yung katawan natin. Kasi mahirap talaga magkasakit, guys. And nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Sobrang saya ko kasi kahit dito lang ako sa bahay nagpapagaling, ay gumaling din ako sa awa ng Diyos and sa tulong na rin ng mga herbal na iniinom ko, sa pati na yung pagsusuob ko, yung mga lemon, yung mga lahat-lahat, yung mga ginger, malaking tulong din yun sa akin. And talaga, keep hydrated. Kung sakaling nagkakasakit kayo, importante talaga na hydrated ka. Umiinom ako ng maraming tubig para hindi ako maubusan ng fluid sa katawan. Oh, 'di ba? Kasi pag naubusan ng fluid, mas lalo kang humihina. So matagal kang gumaling and mas mawalan ka ng lakas. And kain, kahit hindi mo gusto yung pagkain, kahit wala kang ganang kumain, talagang kailangan mong kumain sakaling nagkakasakit ka para mas mabilis kang gumaling. Yun lang yung ginawa ko, guys. And most of all, hindi talaga ako nawala ng pag-asa at nagpe-pray lagi. Kasi siya lang talagang may alam ng lahat. Kaya pinaubaya ko na lang sa kanya. And I'm so thankful na eto na nga, magaling na kami dito sa bahay. So that's all for today, guys. Yun yung update ng pagkasakit ko, and I can say na okay na ako ngayon. Diba? Bungis-ngis na ulit. And for those who haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe and hit the notification bell. And of course, write your comments, share, like my videos. And as I always say, that life is beautiful and so are you. Ingat, guys, and see you in my next vlog. Bye! Stay safe and healthy.